Brother, I mean, Brother I'm wondering Ming. lang, when was the last time you talked to him or you had any communication with him? Actually, medyo pinilit pa po namin na bisitahin siya kasi ayaw niya po pong magpabisita. Siguro mga 4 or 5 months ago, malapit po yun sa birthday niya. At gusto namin bilang mga former cabinet na mag-organize ng kahit maliit na birthday party. Pero ayaw po niya. He insisted, hindi ako pwede. Marami po siyang excuse. So sabi na lang namin, meron po kaming kailangang sabihin sa inyo importante. Kaya mga 3 lang po kami noon na pumunta sa kanyang bahay. Pero medyo ano na po na siya noon, medyo payat na. At talagang hindi lang pinapakita sa amin, siguro mahina na siya, marami ng karamdaman. Sa 6 years po ninyo na nagsilbi para sa Pangulo, kailan niyo po siya nakita na yung pinaka napikon po talaga over something? Sa isang cabinet meeting, pero hindi po isa lang yun. Malimit po sa cabinet meeting, napipikon siya. Pero natatanda ko, hindi ko nasasabihin ko sino yung cabinet member. Tinanong ang po kinapikonan, niya, halimbawa, tatanungin niya, bakit ka mayroong ganitong programa? Ilan ba ang babakunahan mo, halimbawa? Ay, naku! Alam niya, na. Alam na. Ay, naku! Boom! Pag tinatanong siya, saan mo nakuha yung figures mong yan? Yan, ako. Kapit po niyan. Pag ang budget... Ayun. Ay 3 billion, bawat bakuna, bakit ganyan yun? So, napakahirap po pag hindi ka sigurado sa iyong mga numero at nanguhula. Galit alam na galit po siya nun. Brother Armin, paulit-ulit po sa mga dating nagsilbi para sa Pangulo, ang term na para kang nagde-defend ng thesis. Ay, yeah, tama po yan, tama po yan. ang totoo po niyan, pag ang DepEd, ang TOCA, na mag-i-report. Talaga pong isang linggo bago yung aming cabinet meeting, talagang wala po akong tulog niyan. At ang nabubwisit ko po yung aking mga staff. Dahil sabi ko, ako yung mapapagalitan, hindi kayo. Okay. Brother Armin, interesting yung kwento niya kanina ni Brother Armin. Alam na natin kung anong departamento pinag-uusapan kasi hindi naman siguro DND yung nagpapakuna. Example lang yun. Kayo naman. Brother Armin, ano naman ang nagpapalambot ng loob ni Pinoy? Kumbaga, lumalambot ang kanyang puso sa anong bagay? Chicharon. Sasabihin ko po, at ito'y nakakahiya sa akin, pag gusto po niya ng downtime, talagang gusto po niya karaoke singing. Totoo yan, ang hilig sa music. Mahilig po siya sa music. Ang talagang tinutoka po niya, yung mga cabinet members, tatawagin niya yan doon sa harapan. At meron siyang toka na kanta naku para sa iyo. Nako. So, ito yung score, brother. Pag mga ganyan po, medyo nagtatago na ako. Nagpapaalam na ako pa doon sa likod. Ayun. Pumupos lang ka na. Brother Armin, nasabi ng aming kasamang si Joey Francisco, mahilig daw, at least sa panahon ng nasa kongreso siya, mahilig daw sa bossa nova. Totoo ba? May paborito siyang kanta ni Sergio Mendez. Tama po yan. Pero alam nyo, nagtatago na ako pag ganyan.